Señor, kay kiche ari, kakayari ng arali. Ang ating asignatura ngayon ay Mother Tongue para sa unang baitang. Tayo ngayon ay nasa week 5. Ang ating aralin ay pagbuo ng pantig o salita. Paano nga ba nabubuo ang mga pantig? At paano nabubuo ang mga salita? Alam niyo ba mga bata na ang mga pantig ay nagmula sa mga titik? Tingnan natin ang mga titik na ito. Mayroon tayong A, tunog A, S, tunog S, M, tunog M, at A, tunog A. Pagsamahin natin ang mga titik upang makabuo ng pantig. S, A, sa. S, A, sa. M, A, ma. M, A, ma. Nakabuo tayo ng dalawang pantig. Pantig na sa at pantig na ma. Ngayon naman, pagsamahin natin ang dalawang pantig. Ano kayang salita ang ating mabubuo? Mahusay! Ito ay sa at ma, sama. Pagkatapos ng araling ito, inaasahang mabibigkas o mababasa mo ang dalawa o higit pa sa dalawang tunog na pinagsama. Maaawit o mabibigkas ang mga awitin, tula o bugtong na pambata. Mabasa ang mga salitang pinagsama-samang letra para makabuo ng pantig o salita. Tingnan ang larawan. Nakakita ka na ba nito? Ano-ano ang mga nasa larawan? Basahin natin na nakasulat sa kahon. Ulitin ang tunog na nililikha nito. Unang larawan. Ano kaya ito mga bata? Tama! Ito ay isang camera! Ano ba ang tunog ng camera? Mahusay! Ano naman ito? Tama! Ito ay pito. Anong tunog ang nagagawa nito? Magaling! Yan ang tunog na nagagawa ng pito. Ano naman ang nasa ikatlong larawan? Magaling! Ito ay tinatawag nating tambol. Ano ba ang tunog ng tambol? Boom, boom, boom! Boom, boom, boom! Mahusay mga bata! Para sa gawain sa pagkatuto bilang isa, buksan sa pahina 26. Basahin ang awiting may pamagat na pen-pen de sarapen. Kopyahin sa kwaderno ang mga salitang may salungguhit. Basahin o bigkasin ang mga salitang may dalawang tunog ng dalawang beses. Sabayan niyo ako! Pen-pen de sarapen. Bagong bersyon ni JC Santos. Pen-pen de sarapen, sa umaga may aaralin. How-how de kalabaw, sa hapon may gagawin. Sipit na mimilipit, lapis, papel, krayol at gunting. Pagbabasa, pagsusulat, kailangang gawin. Kaya sulat at sagot, sa kwaderno'y kumpletuhin. Prikitik-itik, prikitik-itik, prikitik-itik. Basahin nga natin ang mga salitang may salungguhit. Sabayan niyo ako. Sarapen, hapon, sipit, lapis, gunting, sulat, gawin. Ating tandaan.
Ang bugtong ay maikling salita na nagsasabi tungkol sa isang bagay. Ano daw ang tawag natin ng maikling salita na nagsasabi tungkol sa isang bagay? Mahusay, ito ang tinatawag nating bugtong. Naglalarawan ito ng isang bagay, damdamin o lugar o pangyayari. Pag-aralan natin kung paano binabasa ang salita sa pamamagitan ng paghahati-hati ng salita sa kanilang pantig. Halimbawa, B-la-o. Paano kaya natin ito hahatiin? B-la-o. B-la-o. Bilangin natin kung ilang pantig. Isa, dalawa, tatlo. Tatlong pantig. Hooray! Isa pang halimbawa. A-te. Ate. Ating hatiin. A-te. Ate. Bilangin niya kung ilang pantig. Isa, dalawa. Mayroong dalawang pantig ang salitang ate. Tinola. Tinola. Ating pantigin. Tinola. Tinola. Ilang pantig? Isa, dalawa, tatlong pantig. Ibon. Ibon. Pantigin natin. Ibon. Ibon. Mayroong itong dalawang pantig. Bata. Bata. Pantigin natin. Bata. Bata. Ilang pantig mayroon? Isa, dalawa. Ibigay ang bilang ng mga pantig ng bawat salita. Isulat ang bilang dalawa o tatlo sa patlang. Bibingka. Bibingka. Ilang pantig mayroon? Kung ang sagot mo ay tatlo, tama ang iyong kasagutan. Ikalawang bilang naman. Puto. Mayroong ito dalawang pantig. Bilao. Bilao. Ilang pantig mayroon ang salitang bilao? Mahusay! Mayroon itong tatlong pantig. Matanda. Matanda. Ilang kayang pantig mayroon ang salitang matanda? Tama! Tatlong pantig. Sunod naman ay tinda. Tinda. Ilang pantig mayroon ang salitang tinda? Mahusay! Dalawang pantig. Betina. Ilang pantig mayroon ang salitang betina? Mahusay! Mayroon ito tatlong pantig. Dalawa. Dalawa. Ilang pantig mayroon ang salitang dalawa? Magaling! Tatlong pantig. Sigaw.
Sigaw! Ilang pantig mayroon? Tumpa! Dalawang pantig! Boo! Hi! Buhay! Ilang pantig mayroon ang salitang buhay? Mahusay! Dalawang pantig! Higaan! Higaan! Ilang pantig mayroon? Magaling! Tatlong pantig! Lagyan ng check ang patlang kung ang salita ay nasa tamang pantig. X naman kung hindi. Unang bilang. Bibingka. Bibingka. Wasto ba ang pagkakapantig nito? Tumpa. Tama ang pagkakapantig ng salitang bibingka. Sumunod naman. B-A-Hay. B-A-Hay. Tumpak kaya ang pagkakapantig nito? Mali! Dapat ito ay bahay at hindi b-a-hay. Sumunod naman. Wal-a. Wal-a. Tama ba ang pagkakapantig nito? Mali! Dapat ito ay wala at hindi wal-a. Sumunod naman. U-ma-ga. Umaga. Tama ang iyong kasagutan. Tama ang pagkakapantig ng salitang umaga. Sumunod naman. Um-a-ga. Um-aga. Wasto ba ang pagkakapantig nito? Mali! Bi-la-o. Bi-la-o. Tama ang iyong sagot. Wasto ang pagkakapantig ng salitang bi-la-o. Sumunod naman, belen. Belen. Tama ba ang pagkakapantig nito? Mahusay! Tama ang iyong kasagutan. Betina. Betina. Tumpak ang iyong sagot. Tama ang pagkakapantig ng salitang Betina. Sumunod naman, kanya. Kanya. Tama kaya ang pagkakapantig nito? Mahusay! Tama ang pagkakapantig nito. Sumunod naman ay tinda. Tinda. Tama kaya ang pagkakapantig nito? Mahusay! Tumpak ang iyong sagot! Para sa gawain sa pagkatuto bilang dalawa, buklatin sa pahina 27. Basahin ang mga bugtong. Kopyahin sa kwaderno ang mga salitang may salungguhit. Bilangin ang tunog sa bawat salita. Unang bilang. Tinuktok ko ang bangka. Naglapitan ang isda. Ulitin ko. Tinuktok ko ang bangka. Naglapitan ang isda. Ano kaya ang tamang kasagutan? Tama! Sorbetero! Nang ituktok niya ang kanyang bell, ay naglapitan ang mga bata upang bumili sa kanya ng ice cream. Bilangin natin ang pantig nito. Sor
Sorbetero. Ilang pantig mayroon ang salitang sorbetero? Tama! Apat na pantig. Bilangin natin. Isa, dalawa, tatlo, apat. Malambot na parang ulap, kasama ko sa pangarap. Malambot na parang ulap, kasama ko sa pangarap. Ang sagot ay unan. Ito daw ay parang ulap na kasama natin sa ating pangarap o sa ating pagtulog. Unan. Bilangin natin ang pantig nito. Ilan kayang pantig mayroon ang salitang unan? Tama! Dalawang pantig. Bilangin natin. Isa, dalawa. Dalawang pantig. Kaisa-isang plato, kita sa buong mundo. Kaisa-isang plato, kita sa buong mundo. Tumpak ang iyong kasagutan. Ito ay maaaring buwan dahil kita ito sa buong mundo. O kaya ay araw dahil kita rin ito sa buong mundo na may hugis plato. Bilangin natin ang pantig ng salitang buwan. 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 Ilang kayang pantig mayroon ng salitang buwan? Ito naman. Araw. Araw. Ilang pantig kaya mayroon ng salitang buwan? At ilang pantig naman kaya mayroon ng salitang araw? Pagaling! Dalawang pantig. Bilangin natin. Buwan. Isa, dalawa. Dalawang pantig. Araw. Bilangin natin. Isa, dalawa. Dalawang pantig. Kay lapit sa mata, di mo pa rin makita. Kay lapit sa mata, di mo pa rin makita. Ano kaya ito? Malapit na daw sa mata pero hindi pa rin makita. Bilangin nga natin ang pantig. Tainga. Ilang pantig? Mahusay! Tatlong pantig. Para naman sa inyong gawain sa pagkatuto bilang tatlo, buklatin sa pahina 28. Hanapin sa tula ang mga salitang may magkasunod na letra para makabuo ng salita o pantig. Maaari mong iguhit ang mga ito. Tingnan ang ating halimbawa. Tingnan natin ang halimbawa. Sa, rang, go, la. Pinantig ito at iginuhit. Balikan natin ang tula. Maghanap kayo ng mga salita na nabanggit sa tula, pantigin at iguhit. Narito muli ang tula. Handa ka na bang ibigay ang iyong kasagutan? Umpisahan na natin. Mula sa tula, nakita ko ang salitang lapis. La-pis. Baybayin natin o pantigin. La-pis. Lapis. Ilang pantig mayroon ang salitang lapis? Tama! Dalawa! Iguhit natin ang lapis. Ang isa ko pang nakita ay papel. 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 Ilang pantig mayroon? Tama! Dalawa! Iguhit naman natin ang papel. Yan ang larawan para sa papel. Ikatatlo, krayola.
la. Kra yo la. Crayola. Ilang pantig mayroon ang salitang crayola? Tama, tatlo. Ito ang larawan ng crayola. Bilang apat naman. Gunting. 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 Ito ang larawan ng gunting. Para sa inyong gawain sa pagkatuto bilang apat, buklatin sa pahina 28. Ano-ano ang mga letra ng alpabetong Pilipino? Ano ang tunog ng bawat isa? Basahin ito ng malakas sa harap ng iyong magulang o miyembro ng pamilya. Tandaan natin na ang alpabetong Pilipino ay may 28 titik. Si teacher muna ang babasa at magsasabi ng unang tunog ng bawat larawan. Sunod ay kayo naman. Handa na ba kayo? Simulan na natin. A, A, aso. A, A, aso. A, kayo naman. B, B, baso. B, B, baso. B. Ito ay English na titik. Ngunit ginagamit din natin sa alpabetong Pilipino. D, D, dahon. D, D, dahon. D. E, E, eroplano. E, E, eroplano. E. F, F, fun. Fun. Ito ay hiram na titik din. G, G, gatas. G, G, gatas. G. Hari. Hari. I, I, ilaw. I, I, ilaw. I. J, J, jam. J, J, jam. J. Ito ay hiram na titik din. K, k, kamay. K, k, kamay. K. L, L, lapis. L, L, lapis. L. M, M, mata. M, M, mata. Mm. Mm, mm, nanay. Mm, mm, nanay. Mm. Nye, nye, pinya. Nye, nye, pinya. Nye. Ng, ng, nganga. Ng, ng, nganga. Ng. O, O, orasan. O, O, orasan. O. P, P, payong. P, P, payong. P. Kwa, kwa, quilt. Kwa, kwa, quilt. Kwa. Hiram na titik din ito, mga bata. R, R, radyo. R, R, radyo. R. S, S, sabon. S, S, sabon. S. T, T, tabo. T, T, tabo. T. U, U, ulan. U, U, ulan. U.
V-V-Van? V-V-Van? V! Hiram na titik din ito, mga bata. W-W-Walis? W-W-Walis? W! Box, kss, kss, box, kss. Yi, yi, yaya, yi, yi, yaya, yi. Z, z, zak, z, z, zak, z. Para sa inyong gawain sa pagkatuto bilang lima, buksan sa pahina 28. Basahin at sundin ang mga gawain. Kausapin ang iyong kapatid. Pakiusapan na magbigay ng mga salita na may magkasunod na pantig. Ikalawa, isulat sa papel ang mga pangalan ng bagay na nakikita sa loob ng bahay na ang pangalan ay may dalawa o higit pa sa dalawang pinagsamang letra para makabuo ng salita. Binabati kita! Natapos mo na ang ikalimang linggo ng ating aralin. Kung hindi mo patapos sagutan ang iyong module, ay maaari mo itong balikan. Maaari mong magamit ang video na ito upang maging gabay mo sa iyong pag-aaral. Gusto niyo bang ma-enjoy ng mga bata ang kanilang pag-aaral? I-download lamang po ang game na ito. I-search lamang sa Play Store ang Fun Apple. Ito po ay may mga collection ng mga lessons for kids in a form of game. Kids, parents, and teachers can use this as a review for their schools. It also offers online teachers for free. Download na po! Maraming salamat sa pakikinig, mga bata! Tandaan natin na ang karunungan ay kayamanan. Sabay-sabay natin sabihin, God loves me and you. Paalam hanggang sa muli. Please don't forget to like, share, comment, subscribe, and press the bell button for more videos.